morning nga pala. Ito yung Corolla Big Body 4AFA ang makina. So ang problema nito, nagkakaroon ng sobrang pressure yung cooling system nito dahil may tama ang gasket niyan eh. So ngayon, bago namin tanggalin, ipapakita ko lang dun sa gustong mag DIY. Share ko lang to kasi marami nangyayari kasi dito. Katulad nung nakaraan, may pumunta rito, pinapalitan lang daw niya ng valve seal, tapos maingay na yung tunog ng makina. So share ko lang dun sa gustong mag DIY kung paano i-prevent yung ganong mangyayaring ingay. So ito, dalawa ang cam nito, exhaust intake, tapos may gear. Ito may subgear itong intake na to. Kung makikita nyo dyan, may hati. Ito subgear ito. Ito yung magpiprevent ng ingay kasi ito mayroong spring loaded to eh. So pagka naggawa kayo nito, make sure na mayroong kayong special tools na ilalagay dyan. Katulad ng ginagawa ko, fabricate ko lang ito. Ito, fabricate ko lang ito. So 6mm lang ito na G's na tornilyo. Kung makikita nyo, ito yung thread nya. Pagkatapos afternoon thread, medyo ang diameter mas medyo malaki ng kaunti. Pwede naman siguro diretso 10mm mahaba. So ito, ginawa ko lang ito para ma-prevent ko yung problema nito na pagbalik ko kailangan ganun pa rin ang tunog ng makina, hindi mag-iingay. Ulitin ko, ito nga may subgear yung intake camshaft nya. Baga hinati ito dito. Actually hindi hati, kumbaga pinagdalawa yung gear dito ng intake na to. Kung pansinin nyo yung exhaust, ganun din ang kapal. So ito mayroong subgear, sling, spring loaded. Ito yung magpiprevent ng ingay nung ikot nitong cam na to. Meron nagpunta rito kasi nagpapalit ng camshaft, nagpapalit ng valve seal. After nung pinalitan, ganun na tunog ng makina. So nandito lang ang problema na yon. Yung subgear na yan, mayroong butas yan dyan. Hindi ka nga dyan, hindi lang malino, maitim yung ano eh. Paano ba natin magpalino to? Ulitin ko, gagawa kayo ng special tools na panglagay doon. Ang subgear kasi nito mayroong butas, tapos yung kabilang gear thread na yan. So try kong ipakita sa inyo. Ito nga dyan, hawak ikaw nga mag video. So yung subgear na yan, kung makikita nyo, yan may butas yan. Yan yung butas nya. Ito yung butas nya. Yan. Yung ginawa kong special tools, panglagay dito yan. Actually, hindi pa naka-timing ito eh. So, iikutin muna namin para mag-timing at saka para makita na rin yung dalawang mark dyan ng dalawang gear na kailangan mag-coincide dyan. So, papaikutin ko lang sa baba para magtama yung top dead center nito. So try mo nga ikutin dyan. Bali dugtong na lang to, kakainis. Paikutin mo yung timing dyan, yung camshaft, crankshaft. Balik mo. Ayan, kung makikita dito, sandali ha, tama na muna yan. Doon mo videohan. Sa ilalim. Gagawa lang ako ng ano. Doon itapat mo nun. Dapat may markang filtura yan eh. Pause ka muna. Gagawa ko ng white paint sprint ako. Yan. Spray paint na white. So gagawa lang ako ng kuha lang ng konti. Para pang marking. Doon sa ilalim ko. Yung camshaft, yung pulley ng camshaft nito, mayroon namang mark yan. Yan, makikita nyo.
At doon sa taas nito, ito yung zero niya. Yan yung top dead center niya. So yung rest na yan, yung ibang nandito dito, tsaka yan, diyan mo nakukuhanin yung degrees sa timing niyan. So yan ang marking niyan sa pulley. Ngayon, ipapatapat ko na, akin na yan. Ikutin mo pa paatras, papunta ron, counterclockwise. Kunti lang. Dali ah, pupukos ko lang. Sobra. Balik, op, sobra rin. Atras kunti, op, tama na. Kunti pa, kunting-kunti na lang. Kunti pa. Op, tama na. Sobra dito dyan, sa camera, sobra dito. Balik mo kunti. Abanti mo. Op, tama naman yan. So, ayan na yung top dead center niya. At ito na yung position ng valve niya. Ayan na yung position ng valve. Ikaw mag-ano. Ayan na yung position ng valve niya. Yung bolt valve ng intake niya. Intake niya at saka exhaust. Nakaturo pataas yan. So, kailangan prelash yung mga valve cap nito, intake at saka exhaust. Ayan, kailangan umiikot gumagalaw. Hindi katulad nitong ibang nakababa ang cam, hindi mo talaga maikot yan. Ayan, hindi mo maikot yan. Ang maiikot mo rito, yung intake 1 at saka 2, yan ang maiikot mo. At saka yung exhaust na 3. Pero napapalayo na tayo dyan. Dito, balik tayo rito sa ginawa kong pang sintro nitong timing nito. Bukod nga pala dito sa timing, special tools na ginawa ko para dito sa subcam niya, ipapakita ko lang yung timing niyan ng boot ano niya, gear niya. Makikita niyo sa boot gear niya, mayroon doon dalawang mark na bilog or point, something like that. Ganyan yung marka niya. Ngayon, yung marka na yan, para malinaw na malinaw, kasi nakikita ba dyan? Uh-uh. Lalagyan ko na lang siya ng paint uli para matama. Sandali. Sinasabi kong mark ng dalawang gear, intake tsaka exhaust. Yan, may dalawang bilog yan dyan, at ito yung sa intake. Kung napapansin nyo, nakikita ba? Ito yun. At ito yung sa exhaust. Yung dalawang yan, kailangan coincide yan. Makikita nyo yan. Dapat magkatapat yan. At yung ginawa kong special tools, papasok dito dapat. May 80 thread mo siya. Lang. Kaya ginawa ng ganito to, or pinakamaganda ang gagawin nyo, magtatanggal kayo ng unang cap nyan, kasi nga medyo malaki yung special tools na yan eh. So, tatanggalin nyo to. Pagbalik nito, nasa sa inyo na kung paanong discarte gagawin nyo. Kasi marunong naman kayo. Ayan, natanggal ko na yung cap dito. So, pwede mo na ikabit yung special tools na ginawa ko. Ayan. Kita nyo.
ito yung sinasabi ko. Yung port na yan, may thread ang loob niyan, lalagyan mo siya ng special tools. Pabrikit lang kayo ng special tools na pwedeng pamigil sa ganyan, tsaka nyo ibalik ngayon. Ayan. Pag nabalik nyo na yan, iyon na yon. Yung subgear na to, hindi na pwedeng makawala. Ngayon, pagbalik nyo uli, may ibabalik nyo sa tamang position yan kasi nga, napigil mo siya na itong special tools na to. So, bukod doon, pwede ka na magtanggal na hindi napipitik. Kasi ito, pag walang special tool, pag tinanggal mo itong dalawang ito, pag naghiwalay, pipitik itong subgear dahil spring loaded yung loob niyan. Okay, nag-1 minutes ba? Na ang maisi-share ko dito, ito yung pinaka-importante sa lahat ng Corolla na 4A, 4A FE na makina. Fuel injector at saka yung carb, parehas lang yon. So ito yung dapat ingatan na pag nagtanggal nito, maibabalik mo rin siya sa tamang position niya o tamang mark and timing niya. Kasi kung hindi, pagbalik nito, mag-iingay ito. Marami na rin ako experience at marami na rin akong mga kaibigan na pumunta sa akin kung bakit nag-iingay yung makina nila. So, nung tinuro ko naman, umuki na, wala na ingay. So, yun lang. Yun lang yung pinaka-importante dito pagka nagpalit ka ng valve seal. Valve seal niyan, or kaya mag-valve clearance siya, valve seating, or ano man nangyari sa head. So, pagbalik niyan, yun pa rin dahil dito sa pamigil mong special tools. Thank you.